Nag-enjoy nga si Carlos Yulo sa pamamasyal sa Paris after ang kanyang laban at ang tagumpay kasama si Chloe, ang kanyang girlfriend, ay sinubukan nitong si Carlos Yulo ang iba't ibang pagkain sa Paris. Sa kanyang naging post, mayroon ding cryptic na post itong si Carlos. Makahulugan dahil sinabi niyang yung kanyang kabataan, no, yung bata siya na ngayon ay nararamdaman niya yung happiness ng kanyang pagiging bata. Well, makikita nga ang masayang bonding nila Carlos Yulo at ang kanyang girlfriend na si Chloe sa Paris. Sa wakas ay hindi na muna kailangan na magtipid sa pagkain o kailangang meron siyang hindi kainin dahil champion na, kaya naman kainin ang dapat kainin na na-miss niya before. Well, hindi pa rin niya humuhupa sa social media ang tensyon dahil si Direk Daryl Yap ay mukhang hindi talaga pabor kay Chloe. Syempre, opinion lang naman ito. Ayon kay Daryl, papansin din daw kasi itong si Goldilocks. Goldilocks kasi sobrang bland ng buhok nitong si Chloe. At mukhang hindi pa nga nakakarating kay Carlos ang nasabing press conference ng kanyang ina at ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Well, inaabangan nga kasi kung ano ba masasabi dito ni Carlos at ang girlfriend na si Chloe. Marami kasi ang nagsasabi ng mga netizen na wala raw karapatan si Chloe na magsalita, lalong-lalo na mag-interfere sa nasabi nga pong issue ng pamilya dahil hindi pa naman siya talaga asawa o hindi pa siya asawa ni Carlos. Siya ay girlfriend pa lamang. Kaya sana daw ay pinagbabati niya ang mag-ina at huwag na siyang mag-add pa ng fire sa nasabi nga pong issue. No, kung kayang-kaya daw ni Chloe itong gawin, pero bakit parang wala na, kumbagay parang talagang medyo ang apoy ay lalo pang lumalala. Pero di ba sabi nga nitong si Carlos ay pinapatawad na ang kanyang ina at mukhang mababa din naman talaga ang loob ni Chloe. Well, pasasaan ba't mukhang magiging maayos din. Pero ano ang balitang ito? Na sinabi ng isang netizen na nag-post daw si Chloe na out muna siya sa YouTube at Facebook. Sa IG lang siya magiging updated or nakafocus. At soon to be husband and wife na daw. Dahil usap-usapan na raw sa Australia na proposal o nag-propose na raw si Chloe and endgame na talaga ni Mrs. Yulo. Nako, mukhang pag-uwi nga ni Chloe ay legit na siyang wife ni Carlos. Kaya naman may full na karapatan na nga itong makialam. Pero sana, lagi nga daw tatandaan na kahit ano pa mang katoxic o kasama ng magulang, yan ay magulang mo. At in fairness naman, kay Mommy Angelica, hindi naman siya naging masama, kundi isang ina lamang na naglolonging sa kanyang anak na siya ay bisitahin at syempre kahit papano, yung kanyang pagal, eh, kusang maibigay sa kanya at sabihin na ito ay para sa'yo, Mama. O diba, napakasarap naman talagang pakinggan. Well, narito ang naging say ng mga netizen. Say nila, congratulations and God bless you even more, Mrs. Carlos Yulo. Thanks for making all of us Filipinos proud for your success. You're really bringing home the bacon, the great award for your country. Once again, congratulations. Say naman ng isa, papansin si nanay, imbes na masaya sa victory ng anak niya, gumagawa ng ibang eksena. Why so much drama? Eyes on the Philippines Olympians, please. Tigilan nyo na GMA and other media outlets. Let's celebrate Chloe. Say naman ang isa pang netizen na si Maria Love Mendoza, minsan kahit naging masama ang isang magulang, kapag nakita mo na umiyak, ang magulang mo talagang hindi mo rin kakayanin. Masasaktan ka at madudurog ang puso mo. Laging naman may room for forgiveness. Family is family. Iiwan ka ng lahat pero ang family andyan yan kahit may samaan ng loob kapag need mo ng help. Family pa rin ang tutulong sa'yo sa dulo. Kay Chloe naman, makikita mo na masaya siya sa Jeff niya. Hayaan natin siyang maging masaya, huwag agad husgahan si Jeff. Matanda na si Chloe para diktahan pa ng ibang tao. Mas lalo, sasaya kung magkakasundo ang lahat. God bless sa family ni Chloe. Love, love lang. Stop this already, it's so embarrassing. Tanong naman ng isang netizen, why does she need to have a press conference? Why can't she not talk to her son directly and apologize for her shortcomings? Not because we are parents. That doesn't give us the right to take their hard-earned savings without asking for permission. Keep this within the family. This drama coverage has to stop. Celebrate the victory. Focus on the historic feat. May kodigo pa, ha ha ha.
Actually, the reason why nagpa-press conference si Mami Angelica ay dahil maraming lumalabas na mga fake news na sinasabi niya raw ito sa social media, and which is against ito sa kanyang anak. Hindi naman niya ito masasabi ng ganun-ganun na lamang o isa-isahin niya ito sa social media, kundi magpa-press conference para naman masabihan ang mga netizen o ang social media na ang mga lumalabas na ito ay hindi galing sa kanya. Well, ano ang say about nyo dito? Ilagay na ang nyo opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.